Magandang umaga po. Kamusta na po ang ating mga kababayan dito at nasa ibang malalayong lugar, nasa abroad o kung saan man. At tayo po'y muling magsama-sama para po dito sa mga binabantay nating mga nangyayari dito sa ating bayan. At muli, dalawa hanggang tatlo siguro itong ating topic, pagkakasiyahin natin sa oras. Una ay itong tungkol pa rin dito po sa aking pagtalakay, pagsubaybay sa mga project ni Kuya Val Santos, Matubang at ng mga charity vloggers na tumutulong sa mahirap. Pangalawa ay ito pong may kaugnayan sa enhanced community quarantine or tinatawag na lockdown dito po sa National Capital Region. At pangatlo siguro ay atin ding isama na itong ginagawang Olympic na diyan sa Japan at sana ay makakuha pa ng gold. Pero mukhang may pag-asa makakuha ng gold ang ating mga atleta. Pero bago ang lahat, huwag po kayong makalimot mag-like, share, and subscribe dito po sa Mike Abe Opinions. Okay? At ito na nga po. Alam nyo, kaya kung gustong talakayin ulit itong ating pagsubaybay po sa mga Charity Vloggers, Association of Charity Vloggers of the Philippines, na ang mentor nga po dyan ay si Kuya Val Santos Matubang. Kasi meron naman pong nagtanong sa akin, ilang araw na ito pero wala tayong parahom nasyado. Kaya ngayon, binigay natin ng pagkakataon nang tinatanong sa akin kung bakit daw laging may mga sumisilip dito sa grupo ni na Kuya Val Santos Matubang nga po para doon sa kailang mga housing project sa mga mahihirap tungkol sa mga dokumento at mga kailangan, di umano yung mga permit at kung ano-ano pa. Alam po ninyo, ang sagot ko rito, ito yun ay paliwanag ko rin sa aking mga unang na-upload na may mga batas pero dahil naman sa maliliit lang itong pabahay na ito at mahihirap lang naman talaga yung mga kababayan natin na hindi nga sila nakakarating ng Kapitolyo at munisipyo, eh hindi naman ho masyadong nire-required na yung mga ganyan na mga permit-permit. Okay? At ang tingin ko nga rito, masyado lang tinitechnical. Parang gusto nilang igaya kung ano man yung mga ginagawa sa malaking syudad na mga building permit at iba pa, pati naman sa mga liblib na lugar, gusto nilang i-implement. Ay, ang local government lang man ho ang pwede mag-implement yan. Eh, hindi na nga ho nakakarating yung mga mayor dun eh. Hindi nga siguro alam ng mga mayor na mayroong napakahihirap na mga Pilipino sa mga laylayan ang kailang mga bayan at syudad na mabutit. Nandyan po yung charity vlogger si Kuya Val na siyang naghahanap at tinutulungan. Aba, isipin mo, naghahanap sila ng mahirap para tulungan ng sariling pera at donasyon mula sa mga may magagandang loob na mga kababayan natin. Kaya ho, napakaganda nun. Eh, ang tingin ko nga rito, masyado lang tinitechnical nung iba. Kaya pati legal and technical na iso ay sinisilip. Talagang pinipilit na butasan at saka siraan at ibaba. Yun ang purpose nila eh. Ibaba ang kasikatan ni Kuya Val. Ibaba yung magandang programa na nakakatulong sa kapwa. Hindi ko alam kung ano talaga at bakit nila ginaganon. Kung anong gusto nilang palabasin. May inggit at saka ho, yun na nga, yung kasikatan ay sinasakyan. Dahil nga naman sa dumadami rin yung kanila mga followers at kung ano man subscriber. So, huwag nyo yung isipin po yan. Tulad na sinabi ko, lagi po ako nakasubaybay dyan at atin hong binabantayan na kung wala naman hong malaking problema ay hindi naman ho matitigil yan, tuloy-tuloy. Basta may mga donasyon na tumutulong voluntary at mayroong voluntaring gumagastos ng sariling pera si Kuya Val, walang pwedeng makapigil yan. So, ingat lang po kayo. Medyo masama ang panahon. Madalas nag-uulan at may COVID din kahit saan lugar. Kaya ingat-ingat na lang. Okay? Samantala, itong pangalawang topic natin kasi nga po itong enhanced community quarantine ay gagawin na po dito sa National Capital Region. Pero dito lang po yan, hindi kasama ang mga probinsya. Pero alam ko kayo mga malalayo, nasa probinsya, nasa abroad, may mga mahal sa buhay na nandito ho sa Pilipinas. So tumulong kayo, tulungan nyo ang ating gobyerno, paalalahanan sila na sumunod sa mga protocols. Meron namang ayuda. Katunayan, maglalabas ang Malacañang ng 11.2 billion pesos para bigyan daw po ang mga biktima ng COVID o yung biktima ng lockdown dito sa Metro Manila. More or less 13 million Pilipino ang nandito sa Metro Manila. 80% daw po dyan ay kailangan mabigyan ng ayuda sa halagang 1,000 hanggang 4,000 pesos. So yan naman ang magandang balita. At least may ayudang ipamimigay. Pero marami pong policy na dapat po ay ating sundin. Yung mga boundary,
ng Metro Manila at mga probinsya, bawal ho ng labas-masok kayo dyan kung hindi ho talaga kailangan lang. Yung essential lang. Ano yun? Yung magdi-deliver ng pagkain at saka medicine lang ang allowed pumasok ng Metro Manila. Kung mamamasyal lang kayo or pupunta sa kamag-anak, hindi kayo papayagan kung hindi ho talagang kinakailangan. Okay? Pati po yung mga boundary ng bawat city, halimbawa Quezon City, yung mga boundary ng Maynila, Quezon City, ng San Juan o kung ano bang katabing lugar nito ay maghihigpit din po. O kung kayo taga Quezon City, dito lang kayo mamalengke at pumili ng gamot. Huwag kayong pupunta ng ibang city o ibang bayan. Kung taga Makati ka, doon ka lang bibili ng pagkain at saka mga medicine. Yan po ang ipapairal ng mga pulis. Pangalawa, kailangan po ay kung kayo po'y vaccinated na, huwag niyong kalimutan magdala kayo ng yung card, yung kayo po'y katunayan na kayo vaccinated na, ipapakita yan. Kasi ngayon, mayroong policy na no vaccine, no work. Diba? Medyo mabigat yan. Pero sana maayos to ng Department of Labor and Employment. Yun naman pong halimbawa ay may vaccine na kayo ng one dose pa lang, pakita rin nyo. Okay? So, kailangan po ang coordination. Pati ho pag gamit ng ating mga public transport, limitado rin. Ah? Pero ang magandang balita rito, ang ating gobyerno mananatiling nakabukas. May serbisyo pa rin sila. At least 20% ng mga empleyado ng ating pamahalaan ay mag-uopisina pa rin sila kahit na lockdown. Sa ilalim ito ng circular number 87 na ipinalabas po ni Executive Secretary Salvador Medeldeya, Office of the President. Inuulit ko, lahat ng ahensya ng pamahalaan, lalo na sa national, may operation. Hindi pwedeng wala. Okay? Kailangan sumunod din sa mga protocols ang mga empleyado at saka po yung mga mayroong mga transaction pa rin na kailangang i-follow up or gawin kahit na lockdown ang Mega Manila. Dalawang linggo po ito, August 6 hanggang 20 ng buwang ito. Okay? Samantala, dito naman sa pangatlo na ating topic ay itong tungkol sa mga atleta. Ipagdasal natin ang ating mga atleta na sila po ay manalo ng gold, silver o anumang medal na kanilang pwedeng iuwi. Ah, kasi ngayon na natitirang pwede tayo may pag-asa ay golf at saka ho boxing. Ano ha? At itong magandang balita, maliban po sa hindi lang po pala mga medalist ang mabibigyan ng pera. Pagka gold, 10 million. Pag silver, 5 million. Pag bronze, ay 2 million. Pati pala yung mga atletang nagpunta ron na hindi nanalo, bibigyan daw po ng 500,000. At least hindi kayo masisiro. May pera pa rin ibibigay ang gobyerno kahit natalo kayo. Pero para pampamilya, doon po sa nagtumaya, itinaya ang buhay, ang tapang, galing, sakripisyo sa paglaban sa Olympic. Dahil kinakatawan po ninyo ay ang bansang Pilipinas. Diba? Good news yan. Manalo o matalo, meron kayong reward. Okay yan. May pera ang pamilya. Pero siyempre, kung kayo nakakuha ng gold, ibang bagay yan. 10 million kaagad, 5 million o 2 million. Plus yung donasyon o reward ay pagkakaloob voluntary ng pribadong sektor. Ayan. Ang mga good news pa rin na atin pong mga binabantayan na mga balita dito sa ating bansa. So hanggang dyan muna po muli ang ating pagsasama sa oras na ito. Muli, huwag po kayong makalimot na mag-subscribe dito po sa channel na ito. Salamat po.